Magandang araw po sa ating mga nanonood. So, konting churi muna tayo sa ating parallel connection. So, ang video na to is about parallel naman ang ating connection sa ating mga EFDAS. No? So, dito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang ating setup ng ating mga smoke detector, heat detector, at MPS, yung manual push system natin. No. So, relax, enjoy. So, ito ipapakita ko na sa inyo. So, parallel tayo, no. Ibig sabihin ng ating parallel, yung ating connection sa wiring, kasi EFDAS nga siya, meron siyang polarity. Meron siyang positive side at negative side. So, susundan lang natin yung anod natin, churi. So, kapag sinabing parallel, lahat ng positive at negative, dapat in a group sila. Pagsama mo lahat ng positive, tapos ipagsama mo ang negative naman ng inyong mga wire. So, dito meron tayong konting churi para makita niyo naman. Dito ipapakita natin yung ating sample na drawing. So, magdo-drawing ako ng isang smoke detector, heat detector naman, at MPS. MPS natin, no? Manual push system. So, yan na yung ating konting churi para mas masundan natin. Okay, punta naman tayo dun sa ating mock-up. Prior to advancing, kindly take a brief pause. It is imperative that you do not overlook the action of expressing your appreciation, spreading the word, and subscribing to this channel. My aspiration is that this video will prove advantageous to your learning endeavors. Let us now resume the tutorial. Nandito na tayo ngayon sa ating mock-up, no? So, ayan yung ating panel. No? Then, kung nakikita niyo dyan, meron tayong ating horn or bell, ating smoke detector, MPS, at saka ating heat detector. So, dito, yung katulad nung nandun sa ating churi, so, lahat ng ating negative side, ayun, nagkasama-sama sila dito. No? Sama-sama sila. So, yan yung ating pinagsama natin ang ating lahat ng ating negative. Lahat naman ng ating positive side ng ating smoke detector, MPS at saka ating heat detector, lahat ng kanilang wire nagsama-sama dyan. Ngayon dito nilagyan natin ng jumper wire para ang output nila dito ay isa na lang. So, yan. So, nilagay natin sa zone 1. No? So, isa na lang. No? Then, ang ating, ano naman, negative side naman, ito naman, so, dun lang din. So, isa lang kanilang output. So, ganyan ang ating tutorial tungkol dun sa ating parallel connection ng ating mga components ng ating EFDAS. Ito naman, ang ating horn, pwede rin kayo mag-parallel nito, no? Kung dito sa bell 1 or horn 1, pwede nyo ikabit yung isa pang bell na ganito, dito naman nyo ikabit. Yung positive side ng kabilang bell, dito nyo isuksok. Then yung isang bell naman, dito naman isusuksok sa kabila. So, yan lang ating short tutorial sa ating parallel connection ng ating EFDAS. No? I hope na makatulong ang video na to sa inyong training. At ito rin ang ating gagawin sa ating parallel connection and zoning connection. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat.